love me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the three. Be quick to click and break the peace. No respect for what they. Kamusta ka, anime? Ito na ang part 7 ng Kanagawa versus Aichi Prefecture. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita ay wala po sa manga at anime. Ito ay isang fanfiction o fanmade lamang. Ginawa ko ang story na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Dahil sa best duo na si Sakuragi at Rukawa, nagawa nilang mapigilan ang Aichi. At nagawa pa nila ditong makalamang. Ang dalawa talaga na yun. Di na nagkasundo sa laro. Hay, kailan ko kaya sila ulit makikita na hindi nagtatalo sa laro? Wika ni Ayako na napahinga na lang ng malalim. Masanay ka na dyan, Ayako. Di na magkakasundo ang dalawa na yan. Swerte na lang na maituturing pag nangyari ulit yun. Katulad ng laban natin sa Sano. Sagot ni Mitsui. Asot pusa talaga. Sabay tawa ni Sendo. Balik tayo sa laro. Hawak na nga ng Aichi ang bola at nasa kamay ito ni Moroboshi. Maging alisto kayo. Aatake tayo. Sigaw ni Moroboshi. Binantayan naman agad ni Fujima at Rukawa si Moroboshi. Tingnan nyo, dinoble team na nila ang Aichi. Puna ng mga manonood. Dahil sa ginagawang pangaharas ni Fujima at Rukawa, di na magawang makalusot pa ni Moroboshi. Masyado silang agresibo sa depensa. Pag ganyan ang gagawin nila, mahihirapan kami na makapuntos. Bulong ng coach ng Aichi. Moroboshi, pasa mo dito dali. Sigaw ni Ryuji. Dahil wala nang choice si Moroboshi, dinrap niya na ang bola papunta kay Ryuji. Pagkakuha nga ni Ryuji sa bola, mabilis naman bumalik sa depensa si Fujima para bantayan niya si Ryuji. Sinusubukan nga ni Ryuji na iwan si Fujima, pero di niya ito magawa dahil pilit siyang kinukulit nito. Ang higpit naman ng depensa nila. Ganito ba talaga kalakas ang Kanagawa pagdating sa depensa? Bulong sa sarili ni Ryuji. Ipinasa nga ni Ryuji ang bola kay Oka. Pagkakuha ni Oka sa bola, biglang pasok naman ni Ryuji sa loob at mabilis ibinalik ni Oka ang bola kay Ryuji. Ano? Isa lang pala yung strategy para magawa niyang masira ang aking depensa. Wika ni Fujima. At dahil di na nagawa pang habuli ni Fujima si Ryuji, nagawa tuloy nito na makapasok papunta sa ilalim ng basket. Pero di pumayag si Akagi na basta na lang ito makapuntos, kaya pinigilan niya na ito. Pero dahil nakarekta na si Ryuji, kaya nag half step ito sa harap ni Akagi. Nagawa nga niyang makalusot kay Akagi at isang layup ang pinakawala nito at puntos para sa Aichi. Ang score ay 12-10. Favor pa rin para sa team ng Kanagawa. Nice shot, Ryuji! Bati ni Moroboshi. Nang biglang napahawak si Akagi sa mata niya at pagtingin niya sa kamay niya ay may dugo ito. Ah, ang hapdi! Di ko napansin na tinamaan niya pala ang nang daliri niya ang mata ko. Wika ni Akagi. Dahil di makadilat si Akagi, nagdeklara ang referee ng isang injury timeout. Gori, ayos ka lang ba? Pag-aalala ni Sakuragi. Okay lang ako. Maliit na sugat lang ito. Sagot ni Akagi. Akagi, iyahatid ka na muna namin sa bench. Mukhang kailangan mo ipahinga yan. Wika ni Maki. Inakay nga ni Maki at Sakuragi
si Akagi papunta sa bench nila. Naku, okay lang kaya si Kuya? Pag-aalala ni Haruko. Diyan lang kayo guys ha, bababa ako. Titingnan ko ang kalagayan ni Kuya. Okay, sige Haruko. Sana maging okay agad si Gori. Tugon na mga kaibigan ni Sakuragi. Woo! Ayos na! Parehas na ang bawat kupunan na may injury. Sige, Aichi! Talunin nyo na ang mga yan! Sigaw ng fans ng Aichi. Hoy, mga alaskador! Ang papangit na mga ugali nyo! Sigaw ni Takamiya sa fans ng Aichi. Ano ka ba, Takamiya? Huwag mo na patulan. Sige, ikaw din ang lalabas na talunan yan. Paalala ni Mito. At mabilis naman kumalma si Takamiya. Gori, huwag ka mag-alala. Ibabawi kita sa kanila. Wika ni Sakuragi. Gunggung, huwag ka nga manggigil dyan. Kasama talaga sa laro ang masaktan. Okay. Ang importante naman, okay pa rin ako. At di ganong grabe ang natamo ko na injury. Basta, huwag kayong magpapabayatim ha. Malayo na pinagdaanan natin. Kaya dapat, huwag nyo sila hahayaan na malamangan tayo. Okay. Paalala ni Akagi sa mga kasamahan niya. Oo Akagi, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Wika ni Maki. Hanagata, ikaw muna ang pumalit kay Akagi. Wika ni Coach Anzai. Okay po Coach, sagot ni Hanagata. At saka tumayo ito. Oh, Haruko, bakit andito ka sa baba? Gulat na sabi ni Aya ko. Titingnan ko lang kasi ang lagay ni Kuya, sagot ni Haruko. Okay naman siya, huwag ka mag-alala. Di naman malaki naging pinsala sa mata niya. Ngiting sabi ni Aya ko. Muli nga bumalik sa laro ang mga player. Nasa panig na nga ng Kanagawa ang bola. At hawak na ito ni Fujima. Okay team, kahit nawala ang captain natin sa laro, ay kailangan di yun makapekto. Okay, paalala ni Fujima. Ikaw pala si Hanagata. Ayos, may bago na naman ako makakaharap na malakas. Di tayo nagkatapat nung tune-up game. At may nabalitaan din ako na isa ka sa best center ng Kanagawa. Tama ba ako? Tanong ni Morishige. Di ko masasagot ang tanong mo na yan. Pero ipapakita ko ang best ko para sa larong ito. Tugon ni Hanagata. Ipinasa nga ni Fujima ang bola kay Maki. Pagkakuha ni Maki sa bola, idinrap niya naman ito kay Hanagata. Pagkakuha ni Hanagata sa bola, sabay puwersa nito kay Morishige. Yun nga lang, di nagpapatinag si Morishige. Kaya kahit anong puwersa ni Hanagata, di niya magawang mapausad si Morishige. Ang tigas ng katawan nito ah. Ganito pala kalakas ang stamina niya. Wika ni Hanagata. Huwag mo na ipilit dahil di ka makakalusot. Tugon ni Morishige. Hanagata, huwag mo ipilit, sigaw ni Fujima. Pero parang walang naririnig si Hanagata. Kaya bigla itong nag-jump shot. Sinabayan naman siya ni Morishige. Maaabot na sana ni Morishige ang bola nang bigla nitong nilong pass kay Sakuragi. Ha? Ang layo ng pasa na yun ah. Gulat na sabi ni Morishige. Pagkakuha nga ni Sakuragi sa bola, mabilis itong umatake papunta sa loob ng basket. Pinigilan naman siya ni Ichiro. Yun nga lang, isang spin move ang ginawa ni Sakuragi. At tagumpay siyang nakalusot kay Ichiro. At isang simpleng layup ang ginawa nito. At pasok ang bola. Puntos para sa Kanagawa. Ang score ay 14-10. Favor pa rin para sa team ng Kanagawa. Wow! Ang galing ng may kulay ang buhok na. Puntos na naman para sa team niya. Sigawan ng mga tao.
Ayan si Anamichi, ang henyo sa basketball. Tuwang-tuwang sabi ng mga kaibigan niya. Ang galing at ang ganda ng spin move mo, Sakuragi. Sigaw din ng mga nasa bench ng Kanagawa. Nay Sakuragi, isang bagsak naman dyan oh. Bati ni Maki. Sabay appear ni Sakuragi. Dahil sa layup ni Sakuragi, bumalik na naman ang kalamangan nila sa apat. Makakabalik pa kaya si Akagi sa laro? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!